pala yung mga auntie dami na pala yun. Hindi ko alam sabihin ko. Ano ka, minutes lang. Ano, binigay ka tapay minutes. Ayun o. Ayun o. Ayos to. What's up guys, so it's me again, I'm Lucky Spark, and back again for another vlog guys. And for today's video guys, ay random nating pupuntahan yung aking pinsan na isa ring seaman po. So yung gagawin natin ay pagdating natin sa kabilang bahay ay papahawakin natin siya dito sa ating gimbal at sa ating camera para mag-vlog siya ng kahit ano po. So it will be a challenge for him guys kasi nagtatry siya mag-vlog and he also want to earn in YouTube po. So yung gagawin natin ay para igugulatin natin siya sa pamamaraan ng ganito para matrain siya kung paano mag-vlog in front of his family po. So yun yung gagawin natin. So it will be the first time na ito yung content natin. So dito po tayo sa Taguig City po. So maya maya pagkatapos ko magbihis guys ay pupuntahan natin yung kabilang bahay and gugulatin natin siya sa ganitong paraan po. Meron din kayong matutunan kasi yung topic natin ngayon ay kung paano siya nakasampa international without any backup system po. So sariling sikap lang po sa kanya, hindi naman siya scholar din pero nakasampa pa rin siya international. At ngayon ay huwag niyong kalimutang i-click ang like button ng video na ito at also i-click ang subscribe button lalo na sa mga baguhan sa aking video po. So ngayon guys ay papunta na po tayo doon sa kabilang room ng tito ko sa bahay nila at doon po natin ipapatry yung aking pinsan na mag-vlog po sa aking cellphone po. So yun po at meron tayong itatanong sa kanya tungkol sa pagbabarko or yung buhay niya tungkol sa pagbabarko kung paano siya nakasampa. So yun po guys at panoorin niyo po ito. Okay, so ngayon guys ay pababa na tayo dito sa 4th floor. So pagbaba tayo doon sa kabilang bahay at kasi doon ako kumakain at may dala ako dito na pitcher kasi nilalagyan ko ng tubig para may mainom ako kung mauhap man ako guys. So medyo madilim dito guys kasi mahina lang yung lights at doon na tayo magkakaroon ng magandang ilaw pagpunta natin sa bahay. Doon na naman natin gugulatin yung pinsan natin sa aking vlog po. Okay, so dahan-dahan lang tayo guys. So medyo madilim dito at tingnan natin to dito sa kabilang bahay. So dito, nandito din yung tito ko, so wait lang, so madilim na dito guys. Okay, sumaulan po dito sa tabi. Okay, hindi ko makita yung daan. So, papasok tayo dito sa kunting daanan. So, sobrang dilim guys. So, dito. Hello! 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 Nagba-vlog ako! Hello! Ito yung map! Pinsan ko! Yan! Isoy-isoy! Isoy-isoy yan! Ito yan si? Yan! Si ate! Yan si ate! Sabihin nyo mag-subscribe kayo! Subscribe! Yan ang pinsan ko! So ito yung buhay ko dito sa ano, sa Maynila. Kasi sobrang tagal ng process ko dito sa papers. So kakain muna ako guys. So wala yung pinsan ko, so failed yung ating ano, yung gagawin na video. Nandyan siya. Si Elizabeth wala. Ah wala, sige pag nandyan pala siya sa ano. Saan ba yun? Ano yung si Jan, nandyan siya sa CR. So hintayin natin siya makalabas dyan. Tapos siya na mag-vlog. Bibigyan natin siya kahit ano yung content na magawa niya. Kasi nga, nagba-vlog din siya. Tapos gusto niya din itong
ano, magkadami yung subscriber niya. So, baka kayo magustuhan nyo yung ano niya, pamamaraan. So, pwede din kayo mag-subscribe sa channel niya, guys. Nandito na yung minsan ko. So, ito, so challenge na ito. Ito si, ano, si pinsan ko to, JR. So, marine engineer siya, guys. So, yung gagawin na niya ngayon, siya lang magbablog sa video ko. So, ikikwento niya kung paano siya nakasampa. So, sa mga challenges niya kasi, di ba nakasampa ka walang bakir? Oh, so, para ma-inspire yung mga ibang kadite dyan na mag, ano, magsipag sa kanilang kurso, lalo na yung mga walang bakir, ay dapat, ano, manood kayo dito sa mga sasabihin niya. So, ibibigay ko to yung, ano, camera. So, siya na bahala kung ano yung sabihin niya. So, dapat, kasi ito, naka 5 minutes na ako, so dapat, ma 5 minutes siya na may sasabihin dito sa video. So, dapat may kabuluhan, guys. So, mag-comment kayo ha kung nagustuhan nyo yung ano niya. Live ba yan? Topic. Hindi to live. Ay, hindi to pa. So, ito na. Bibigyan ko sa kanya. Ano mag-vlog? Mag-vlog sa taas. Mag-vlog sa taas. Mag-vlog. Wala akong script lock. Oh, so. Bili ka natin. Hindi ko alam sasabihin ko lang. Hindi ko alam sasabihin ko. Ano, 5 minutes lang. Ano, binigay ka ta 5 minutes. Ah, sige. Manalangit ka. Dapat sa 5 minutes, ano? Pause mo muna. Ayun o. Ayun o. Ayos to. Ayun o. Total, nakita nyo na rin akong nakaubad. Lak, di ko anong sasabihin ko, Lak! So yun o. Total, nakita nyo na akong nakaubad. Nakaubad na rin ako ngayon. Ano nang nilabi ko yun? Share ko daw kung paano ko nagsimula. Nagsimula ako in... Graduate ako ng BSMRE 2015. Then sumubok mag-apply kaso mahirap. And then hanggang sa 1 year tambay pa din. Ayun, hanggang sa naisipan ko nang mag-Inter Island. Nagpatulong sa auntie ko. At may mga nangyaring di inaasahan. At pumuntang Cebu, halos 3 months din ako doon. And then, yun, nag-apply na doon. Kaso nangyari rin, hindi ko na lagay yung pangalan ng backer sa test paper. Ayun, bumagsak. Gago ko! Bagsak talaga yun. kahit may backer o wala, bagsak yun. Ibuang ko lang. Ayun, hanggang sa naisipan na lang namin magbayad para makasakay sa Inter Island. 15,000 na tayo. 15,000. Nakapasok ako sa company niya is sa Surigao. Ayun, nakasakay ako sa barko na pangalan is Eric Christian. Ang mga karga namin kadalasan is copras. Simento. At ayun, natapos ako sa Inter Island 2017, November. And then sa loob ng halos 1 year din yun, walang sahod-sahod, puro padala lang. Ayun, enjoy naman. Masayang samahan. Kahit walang pagkain, okay naman. Ayun, pagpasok ng 2018, nagsumubok ulit ng apply. Wala pa din. Hanggang sa sabi ng
kuya ko na mag-exam na lang para may konting panlaban. At ayun, nakapasa naman sa awa ng Diyos. Tapos may nakilala kami doon na sa training, si Sir Isaiah to, Isaiah Flores. Sir, shout out sa'yo, Sir. Siya yung nagpakilala sa amin sa Heartman Crew, Philippines. Ayun, sinubukan namin mag-apply doon, may exam. At ayun, pumasa kami ng classmate ko, dalawa kami. At ayun, onboard na kami ngayon. At siya onboard ngayon, wiper na. Ako magsasampa na rin wiper. Ayun. At ayun. Ano ko ba? Ganang. Maganda ba? Maganda ba? Okay, madahin. Tinang. Pinalagod mo ba? Sa mga mag-a-apply dyan ng... sa Heartman, kung gusto niyo leakage, subscribe lang kayo. Eh ano yung leakage? Kung gusto niyo ng leakage sa mga exam ng Heartman, subscribe kayo sa channel ko. Chat niyo lang ako. Ang channel ko in Nest Tour. Sad ko, si GR po. So isa po siyang marine engineer po. So nag-graduate siya sa taong? 2015. Oh, so, sa 2015. So, ang nangyari, nung nag-graduate siya, nakasampa ka ba agad? Hindi. Oh, so hindi. So, hindi siya nakasampa. So, yung ginawa niya, guys, ay nag... nag-ano ka? Inter-island. Oh, nag-inter-island. So, alam naman natin na lahat, halos lahat, mapa-deckman or mapa-engine, hindi talaga basta-basta makasampa, lalo na pag hindi scholar, di ba? Sobrang hirap pag ano yung kurso natin. So, ngayon nyo lang, ay malaman nyo lang yan pag nakagraduate kayo. Na napakahirap yung pagpasok sa isang ano company, lalo na pag international yung papasukan nyo. At pag inter-island naman, may bayad pa yan. So, pinagsisihan nyo ba yung kurso nyo? Nangyari sa kanya, nag-inter-island siya. After nag-inter-island, ay nag-take ka ng exam, di ba? So, pag nakakaluwag naman kayo, if may opportunity naman na mag-exam, so mas better mag-exam kayo dahil ano nyo na rin yan, panglaban, di ba, pag nag-apply. Maganda. Ako, wala pa akong OIC, siya may OIC na. Ako naman yun nga sa akin, scholar ako, tapos umalis ako sa scholar at nakubas. So, ito naman siya, hindi siya scholar, pero ngayon ay nakasampa, nagdadamit daw siya, guys. Kanina pa siya nagdami, So, ngayon, sobrang ano dito. Ano ba yung pasasabihin natin? So, ang nangyari nga, guys, nakasampa siya dahil nga, di ba, nakapag-exam ka, J? So, pumasa siya. Tapos, ano, yung next is nag-exam siya sa isang company. Anong company yun? Heartman Crew Philippines. Heartman. So, if ever gusto nyo rin mag-apply, baka pwede nyo rin. So, doon kayo magtanong sa ano niya. Ano ba yung Facebook mo, J? JR Tagnipes Lumpot. Oh, so ilalagay ko lang yan sa comment box. If ever gusto nyo mag-apply sa company niya or makahingi kayo ng tips, lalo na sa mga inter-island na gusto mag-international, guys. So, ayun, sa unang sampa niya, ano naman masasabi mo? Anong masasabi mo bilang isang kadete na nakapag-experience sa international? Ano yung experience mo doon? International, maganda yung samahan eh. Pag maganda yung samahan, maganda talaga yung trabaho mo. Sisipagan ka. Ayun. Kaso, may mga, siyempre, may mga problema pa rin. Kaso, yun, tamang pakikisama lang talaga. Tapos, so, nakailang buwan ka sa isang kontrata no, na international? 15 months dahil sa COVID. Oh, 15 months, guys! Pwede kayo mautang ito! Ang sila ito, guys! So, yun, 15 months, imagine nyo yan, 15 months. So, ano pa siya, tanker? Kasi pag tanker kayo, guys, medyo malaki, konti, depende yan sa company, yung sahod and like sa mga ibang, ano, barko. So, siya kasi, ano, tanker. Kaya, yun, nakaipon-ipon siya, at pwede ng, ano, mag-asawa. So, gano'n. Wow. So, yun, guys, so, naipon na siya, pwede na siyang mag-asawa. Yun, guys, isang inspirasyon po, lalo na sa mga baguhan sa pagbabarko, kasi nga, yun din yung experience niya, at doon, nakapag, ano siya, success sa pagbabarko, sa una niya sakay, at ngayon, napasampa na naman siya ngayong December, bilang isang wiper. So, wiper, so, alam nyo na, guys, pag sa mga babaeng walang jowa, message nyo na. So, yun, guys,
ano, malaki talaga ang ano, tulong yung pagdadasal, lalo na pag nandun kayo sa barko, kasi hindi lahat naman na makakasama natin ay maganda yung pakikitungo sa atin. So, yung makakapitan lang natin ay yung pamilya natin at syempre yung Panginoon. So, palaging dasal lang na makasurvive kayo sa whole contract, kasi hindi naman talaga yan ano eh, hindi na mo naman talaga sila sasamahan sa buong buhay mo kapag may magkasama kayo ng mga ano, balasubas yung tawag sa barko dyan. So, dasal lang at TSTS pag may time. Okay, so sa mga nais makaano ng content about sa pag-i-engineer, kasi ito nga siya, engineer siya sa barko. So, sa vlog niya ay i-ano natin, ipapagawa natin siya ng mga experience niya. Or soon, kung sasampa man siya, doon i-share niya yung knowledge niya about sa pagbabarko, lalo na specific sa makina. At I hope na maraming mga engine cadet ang merong matutunan sa mga vlog niya. So, hindi lang puro kalokohan. Okay, na-try ko. Maka-inspire sa mga ano, baguhang mga marino po. So, yun lamang po ang aking vlog. So, siya po talaga yung nagbablog sa aking vlog ngayon. So, medyo nag-interview lamang po tayo sa kanyang experience po. Kaya, comment lang po kayo kung ano pa yung mga vlog na gagawin namin. So, meron pa ko isang pinsan na babae. I-prank natin yun. So, yun guys. Yun lamang po ang aking vlog. Ano nga to? Yung YouTube channel mo? Nestor, so ipa-flash ko dito sa screen. Tapos, oh, dito ilagay-lagay ko dyan. Tapos, pag ano siya naka 1,000 subs, ano siya, namimigay siya. Yung ipamimigay niya, ano, makina. Okay, mamimigay siya. Nakamali-LL dyan. Oo. Pag maka 1,000 subs siya. Isang skin. Oh, magbibigay siya. Ano lang, ng epic lang. Ay, hindi. Isang skin na free. Oo, oh, basta. Kumain yung pag 1,000 minute. Yun lang guys, so dito lang nagtatapos sa aming vlog. So maraming salamat at I hope mag-share at mag-like kayo sa aking video po. So yun lamang po and God bless po sa lahat.